po sa aming lahat. Bilhin dito para magkakaroon ng tuwira tayo. Bago na lahat ay gusto magpasalamat sa University of the Philippines College of Mass Communication sa pagkakaloob sa atin ng gawad karibel para sa periodismo. Kasi yung sa ikilip kanina, hindi ng periodismo yung minagiging mission sa kapi mga tula sa mga pelikula. Pero ito ang para sa periodismo. Tagdik na pasasalamat eh para sa tropeon ito, nalikha ng National Artist Napoleon Villabueva. Usa ka bulanon, isang bulano, kaprobinsya ng Limagong Amang Suse Monreal, Lacaba Senior. Nagkataon naman, ang gawal na ito ay kapangalan ng Claribel Papers, ang Yahoo Group o e-group o online forum na itinatagko noong 1999. Maglalabing apat na taon na ngayon ang nakararaan. Ang pagkamit ko ng pangalan yan para sa aking e-group ay ihinini ko ng permiso sa mga human rights lawyer ng Free Legal Assistance Group o FLAG dahil dati ay meron silang newsletter ng Claribel Papers din ang pangalan. Sa totoo lang, iniisip ko ng sarang ng aking e-group dahil naging bulletin board na lang siya sa kalahan at hindi na tulad ng dati na discussion group ng mga mahilig sa umaakitabumbay at takan. Ngayon, tatalawang isinaw ko sa sarang mga Claribel Papers dahil ito nga nabiyayaan ako ng gawad Claribel. Malaking karangalan itong ipinagkakalugin nyo sa amin ngayong araw na ito. Kaya lang, aaminin ko na medyo nalula ako sa papuri na lumabas sa press release tungkol sa aking gawad Claribel. Ito ang lumabas sa mga dyaryo. He also raised the bar of excellence for literary journalism to a level unprecedented in the history of Philippine contemporary journalism. Wow! Pero, sabi nga sa kanto, nag-level up. Ayoko nung mga sabi, sobrang nagpapahambol. Pero kung ako tatanungin, hindi ko rin masasabi unprecedented ang level na inabot ng aking pagsusulat bilang periodista, bilang reporter, at feature writer, at kolumnista. Nang mapasok ako sa periodismo noong ikalawang hati ng dekada 60, kabilang sa mga natatan ko sa editorial staff ng Lingguhang Magazine Philippines Free Press ay sina Nico Quin, Oriano de Manila, Kerima Colotan, Wilfrido Dino Lledo, at Gregorio C. Brillantes, pati na rin ang editor-in-chief na si Teodoro Locsin, mga veterano at premyadong kwentista, nobelista at makata na sumabak sa periodismo. Sila ang mga naging mentor ko noon, ang nagpapakita ng magagandang ehemplo sa kanilang panulat, ang nagbibigay ng mga tips at payo kung kinakailangan. Kung tutusin, sila ang aking mga presidents, wika nga. Sa madaling salita, hindi unprecedented ang antas na inabot ng literary journalism sa panulat ng inyong kapanglingkod. May mga nauna na sa akin. Sila ang masasabi natin nauna na sa pagpapataas ng bar of excellence sa larangan ng literary journalism. Na kung tawagin mo manong yun ay reportage o new journalism at kilala rin na yun sa tawag ng creative nonfiction. Saludo ako sa kanila. Salamat sa kanila. Naging journalist, ang isang makatang sampay bakod, at English major na hindi naman nakapag-aral ng journalism sa kolehiyo. Salamat sa kanila ay tinatanggap ko ngayon ang gawad Claribel para sa periodismo. Sapagkat pinahahalagahan sa periodismo ang transparency, babanggitin ko na rin dito ang hindi naman limit sa marami sa inyo, nabanggitin naman kanina doon sa ABP, na ang UP College of Mass Communication o MASCOM, itong institusyon na bibigay sa akin ng gawad Claribel ay matagal-tagal ko rin pinagtrabahuhan bilang lecturer. Naging lecturer din naman ako sa ibang institusyon dito sa UP, kabilang ang Departamento ng Pilipino at ang Creative Writing Center, nagbalita ko Institute of Creative Writing na ngayon, at nagturo din ako sa aking alma mater na Ateneo de Manila. Pero sa UP MASCOM talaga ako nagtagal sa pagtuturo. Doon ako nagturo ng iba't ibang subjects, script writing, introduction to journalism, feature writing, interpretative reporting, literary journalism. At doon, mula sa pagiging simpleng lecturer,
ay umabati ako sa pagiging senior lecturer at professorial lecturer. Ibigay din niyang professorial lecturer. Ibig sabihin, medyo kaanay ko na ang mga profesor na may MA o PhD. Ibig sabihin, mula sa pagiging circuit knight of the editorial desk, ako'y naging professor na ako. Kung sa mga recycle ko ng mga pagtuturo, isang araw sa loob ng isang linggo, tatlong oras sa loob ng isang araw, sa mas maraming araw at oras, patuloy ako ng trabaho bilang periodista at paminsan-minsan bilang magdudulang pampelikula. Pero nakawilihan ko rin ang pagtuturo. Masarap isipin na may naibabahagi akong kahit konting karunungan sa mga pataan at ako naman ay may nakukulit din ilang bagong kalaman mula sa kanila. Maaari din namang nakawilihan ko ang pagtuturo dahil galing ako sa pamilya ng mga guro. Nasa genes, kumbaga. Ang aking ina, si Fred Flores Macaba, ay matagal na naging guro ng subject na sa simula ay tinawag ng national language at sa kalaunan ay tinawag ng Pilipino. Filipino ng Pilipino. Ang dalawa sa napapakan ng kapatid ay naging guro din dito sa UP. Si Paulina Flores Bautista ay nagturo sa mismo MASCOM at si Virginia Flores Abaya ay nagturo ng chemistry. Guro din ang kanilang ilang si Seria at ang kanilang stepmother na si Maria. Ang Lola Maria na siya ginabutan ko ay may sarili niya pribadong kindergarten school sa ground floor ng bahay namin sa Pateros. Ang tawag sa kindergarten na yun, operadero, ay eskwelahang G's. Kasi ang tuition fee ay G's centimos isang araw. Sa mga araw na absent ka, hindi mo na kailangan bayaran ng G's centimos. Operadero. Tulad na nasa amin na nakawilihan ko nga ang pagtuturo, pero wala naman akong college degree, hanggang third year college lang inabot ko, at nag-drop out na ako pagkaraan ng unang semester ng fourth year, kaya okay na sa akin yung lecturer lang ako. Hindi ko hinangan na maging membro ng regular faculty. Swerte na rin. Kasi kung naging membro ako ng regular faculty, hindi ako maaaring manominate man lang para sa gawag karide. Kalimusunod sa mga itong-tunin ng panal ito. Napakabalik ng aking panimulang kakuhanan. Ang talagang dapat kong gawin ngayon ay magbigay ng lecture. Sa totoo lang, takot akong mag-lecture. Hirap na hirap akong mag-lecture. Baka may mga konsensya ako ng isang satirical na pangungusap na attributed kay Mark Twain, pero hindi pala siya talaga may sabi o may sulat. Sabi daw ni Mark Twain, "College is a place where a professor's lecture notes go straight to the student's lecture notes without passing through the brains of either." Nakaway mga professor ko yun. Oo, lecturer lang daw sa UP sa katulad kong part-time teacher. Pero kadalasan ay iniiwasan kong mag-lecture. Workshop style ang ginagawa ko sa pagtuturo. Binibigyan ko ang estudyante ko ng writing assignment. Halimbawa, o sumama kayo sa rally sa darating na zona. At pagkatapos, sulatin ninyo yung nakita at narinig at nasagap at nalanghap. Pero hindi bilang state news report. At pagkatapos ay pinipilit ko at tinatalakay ng buong klase ang isinimiti nilang assignment. Dahil hindi ko na nakasanayan mag-lecture sa klase, hindi ko naiwasan na bahan ng kaunti ng ipagbigay alam sa akin, nakaakibat itong parangal ay ang pagbibigay ng isang lecture. Ang paksang iminungkahi para sa aking lecture ay Harnessing Journalism for nation building. Harnessing Journalism for Nation Building. Seryoso usapin ito sa loob-loob ko. Medyo academic lecture ito, hindi basta-basta reportage o barabarang kolom. Nagagawa ko naman kumalakay sa mga seryosong usapin. Noong nagsusulat pa ako ng editorial para sa mga magazine Free Press sa wikang Pilipino, Asia Philippines Leader, National Midweek at Philippine Graphic. Pero naikila ang mga editorial. Samantala ang lecture para sa Gawad Taridel ay dapat daw na muli kumulat sa 25 minutos. Ayan yung sabahin. Nangungupo na ako sa harap ng aking laptop para sulatin ang lecture. Muli akong nabahala noong pinag-iisipan ko na ang inyong kayang paksa. Harnessing Journalism
connection building. Ang sabi, teka muna, harnessing. Totoo ang harness bilang bandiwa o verb ay may kahulugang utilize, make use of. Pwede mong i-harness o gamitin, halimbawa, ang liwanag at init ng araw para magkaroon ng ilaw sa mga bahay o walang elektrisidad. Malinaw na ang pakahulugan sa harnessing sa iminungkahing paksa ay ang paggamit ng teoretismo para sa maranal na layunin ng pagtatatag o pagpapatatag ng ating lupang inilang at bayan ng Mabiliw. Sa kabilang dagat, ang harness bilang pangalan o noun ay may kahulugan ding a piece of equipment with straps and fastenings used to control or hold in place a person, animal, or object. Yan ay ayon sa Cambridge International Dictionary of English, Cambridge University Press, 1995. Nasaya ko po ang citation. Ano ba tema ano ang literalism? Sa pakahulugan yan, ang literal na larawang pumasok sa suspisosong utak ko ay ang harness o singkaw na ginagamit sa kabayo o palabaw. Ang nasabing singkaw ay may kung ano-anong strap na nakakapit o nakakapit sa bibig, liig at dibdib ng mga hayop nito at ginagamit para kontrolin sila o panatilihin sila sa isang lugar. Used to control or hold in place a person, animal, or object. Kaya ang bago sa natin mangyari sa ating periodismo. Gusto ba natin itong may singkaw at renda, may harness, sa halip na malayang gumagala sa lungsod at nayon sa lipunan at sa bansa? Paano na ang freedom of speech, freedom of the press, freedom of expression? Gumali sa alaala ang panahon ng batas militar. Noon, ang periodismo ay may piring sa mata, may busaw sa bibig, may talikala sa buong katawan. Ang mga periodistang tumututol o kumakalaban sa nagkakaling rehimen ay ipinasok sa kulungan o nawalan ng trabaho dahil sa laran, sinaran ang pinapasukan nilang dyaryo o magazine. Kasunod dito ay pinalaganap ang konsepto o teorya ng development journalism o developmental journalism. Binidento ng pakahulugan na ang periodismo ay may responsibilidad na paunlarin o isulong ang bagong lipunan. Puno na itinataguyod ng rehimeng militar. Kalaunan ay nanganak ng tiyanak ang konsepto nito. Isinilang o baka nabigyan lang ng bagong pangalan ang konsepto naman ng developmental journalism. Dito nalipat ang sisi sa mga periodista mismo. Ang mga periodista ang tumakanggap ng envelope ng puno ng pera, ang mga hausyaw na nalulong sa korupsyon at lantaran na hihingi ng anda o andaun. Ang mga doble karang ACDC o mga taga-bidyang ang gawain ay attack and collect, defend and collect. Kaya yun ang Israel, ang andan ng utak ko dahil nasa isang literal na kahulugan ng harness. Pero pagkatapos, sinapag-isip-isip ko na hindi naman iisa lang ang klase ng harness. May harness din naman na sinusuot sa mga asong gumagabay sa mga bulag na tao. May harness na nagbibigay proteksyon sa mga manggagawang nagtatrabaho sa matataas na gusali. Mismo ang harness ng kabayo at kalabaw ay may sirbi sa tao para dalhin ang biyahero sa ibang lugar, para bungkalin ang lupang pinagtatamnan, pagtatamnan, pagkain bubuhay sa tao. Malinaw naman sa ating lahat na ibang klase ang harnessing na iminungkahing paksahin ng leksyon na ito. Malinaw na gusto natin malaman ay kung paano i-harness o magagamit ang periodismo para mapaunlad at mapatatag ang ating bansa. Paano nga ba? Kung ako ang tatanggin, simple lang ang isasagot ko. Patuloy na ibigit at ipaglaban, lalong patatagin ang kalayaan sa pamamahayag o freedom of the press. Kung gusto mong pumasok sa politika o sa serbisyo publiko, o kung gusto mong ipaglaban ang karapatan sa bayanan sa parlamento ng kalsada o sa iba pang larangan ng pakikipaka, o kung gusto mo lang pasayahin ang madalang people sa pamamagitan ng mga palabas na kahit paanin nagpapagaan sa hirap at usan ng buhay, karapatan niyan. Pero kung periodismo o journalism ang linya mo, print journalism man o broadcast journalism,
Hindi mo maaaring dalitan ang tungkuling mo sa praktika ng kalayaan sa pamamahayan. Noong panahon ng batas militar, ilang taon bago tumutok ang Head Sawan, nagtipon-tipon ang ilang kalagad ng sining at membro ng media at nagbuo ng Free the Artist, Free the Media Movement. Sa kalaunan, ay nagsupli ng kiyusan ito ng Concerned Artists of the Philippines. Dito sa huli, kasama ako sa pumalangkas ng Credo o Declaration of Principles. Ang kukti sa mga periodista ang mga prinsipyong yun. Ayon sa Declaration of Concerned Artists of the Philippines, we hold that artists are citizens and must concern themselves not only with their art, but also with the issues and problems confronting the country today. We stand for freedom of expression and oppose all acts tending to abridge or suppress that freedom. We affirm that Filipino artists, in the exercise of freedom of expression, have the responsibility to do so without prejudice to truth, justice, and the interests of the Filipino people. Palitan lang natin ang salitang artists and journalists at makikita natin palagay ko kung ano ang dapat gawin kaugnay ng layunin harnessing journalism for nation building. Nagdag pa rito, kailangan bigyan din na sa periodismo, tulad din naman sa sining, napakahalaga ang pagsasabi ng totoo tungkol sa mga nangyayari sa bayan nating ugat ng luha at dalita, sabi nga sa kanta. Ang pagsasabi ng totoo, masakit man sa tenga ng ilan, ay magbibigay ng matibay na pundasyon sa malaya at maulad na bansang gusto natin itatag o palatagin. Noong panahon ng Free the Artist, Free the Media Movement, ay may sinulat akong lyrics para sa isang mahabang kantang gagamitin sana sa isang binabalak ng Gretchen Zarzuela. Ang kantang yun ay sakot sa panawagan ng mga nagkahari na dapat paksain ng mga alagad ng sining at miyembro ng media ay the good, the true, and the beautiful. Nakita niyo na kanina yung lyrics na ito. Nakalimutan ko na sinabi ko na para sa kanila. Sa mga intuwi sa akin, meron na ito. Sa ganito nagkakapos ang kanta. Awitin mo ang totoo, sagad ko to, tagos abdo. Ang totoo ay mabuti kahit mapanganib sa iyo, ang totoo ay maganda kahit pangit sa reyna. Ganyan din ang tungkulin natin sa periodismo. Sabihin ang totoo, at sabihin ang totoo, sagad ko to, tagos abdo. Ewan ko kung natugunan mo ng maayos ang kahilingang mag-lecture tungkol sa harnessing journalism for nation building. Pero pagkagay ko yung mungkas na ako sa deadline, kailangan ko nang mag-sign off. Kailangan ko nang bigyan bukas ang chika at sismax tungkol sa chupa-chupa-chupa. Seriously, inulit ko, sabihin ang totoo, sagad ko to, tagusak to. Maraming salamat po.